Kumuha tayo ng update live mula pa rin kay Clazel Pardilia. Clazel? Rise and shine, Dayan! Rise and shine, Pilipinas! Dayan, abot pa na una mula rito sa BRP Francisco Dagohoy, ang Pag-asa Island. Matapos ang higit 30 oras na paglalayag mula Puerto Princesa, Palawan. Mamaya ay nakatakdang ihatid ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga tulong kabuhayan sa mga manging daroon. Pero sa ngayon, Dayan, hindi pa makatikip itong barko natin na lulan yung mga ayuda dahil sa lakas ng hampas ng alon. Kapag kasi, Dayan, pinilip, maaring mabangura o sumadsad itong barko sa may Pag-asa Island dahil mababaw lamang yung tubig roon. Ang nakikitang senaryo ng BFAR ay maaaring isakay sa rubber boat yung mga ayuda gaya na lamang ng mga cooler, freezer at iba pang panghuli ng dibda. Habang hihilahin naman yung mga fiberglass boat. Ayon kay Nazer Breguera, yung spokesperson ng BFAR, hitik sa yaman itong dagat ng West Philippine Sea. Kaya kailangan talaga ng suporta ng mga banging isda para ma-maximize o mapalawak yung kanilang pagpapangat sa produksyon at siyempre tumutire yung antas ng kanilang kabuhayan. Dayan, alauna naman ng hapon, susubukan ng ating team na sumakay ng rubber boat para makita yung talagang distribution ng mga ayuda at nakamusta rin natin yung mga manging isda roon. Pero sa ngayon nga, inuuna muna yung mga ayuda ng BFAR at next na nga tayong mga media mamayang alauna ng hapon. Dayan, mainit yung panahon dito pero very challenging talaga yung hampas ng alon. Katunayan, bago pa lang tayo pumunta dito, 800 away Pag-asa Island, talagang nasa halos 2 metro yung taas ng alon at gewang-gewang parang alon sa loob ng barko sa at talagang nakakahilo. Sabi nga ng BFAR, plan na mapadala itong mga para nga siyempre mas mamaksim yung mapuli ng mga nangingis dito sa West Beach. Ayan. Alright, Clazel, ingat kayo sa biyahe. Bagamat sabi mo nga mainit ang panon, malakas ang alon. Ingat at maraming salamat sa update, Clazel Pardilia.